Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na kapag ang plano, ang gusto mo sa buhay ay hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, hindi Kanya magagabayan, hindi Kanya masasamahan. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang dalawang alagad na malungkot dahil sa pagkamatay ni Jesus at sila'y naglalakbay patungo doon sa Emmaus at doon sa daan ay hindi na nila nakilala na kasama na pala nila si Jesus. Bakit? Dahil pinipilit nila ang kanilang iniisip na si Jesus ang Mesiyas na magliligtas sa kanila sa kamay ng mga Romano. Iba yung iniisip nila, iba yung plano nila. Pero nakita nila si Jesus ay naghirap at namatay. Kaya ito yung ating paalala ng Diyos sa ating ngayon, na anuman ang plano natin sa buhay, anuman yung nais mo sa buhay, siguruduhin natin na umaayon sa kalooban ng Diyos. Kasama natin lagi ang Diyos. Nasa tabi lagi natin siya. Kaya importante na sabihin natin, Lord, ito yung plano ko ngayon. Ito yung nais ko. Pwede bang basbasan mo? Pwede bang gabayan mo ako? Napaka-importante yung paggabay ng Diyos para hindi tayo mapasama. Ang napagandang paalala ng Diyos ngayon ay para makilala mo ang Diyos, ay marunong kang makinig. Marunong tayong makinig. Kaya nga, nandyan yung banal na misa. Dahil sa banal na misa, nandun mismo ang Diyos. Na kapag ibinigay mo yung buong oras mo sa pakikinig, sabihin mo, Lord, sige nga, mangusap ka sa akin, gabayan mo ako. Ay siguradong gagabayan tayo ng Diyos. Paano na lang kung hindi ka nagsisimba? Paano na lang kung diretso ko na lang nagdarasal sa Diyos? Mahalaga na pumunta tayo sa banal na Eucharistia. Dahil matatanggap din natin, maaalala natin, di ba sabi niya, na nakilala siya nung pinaghati-hati niya yung tinapay at binigay sa kanila. Doon nila nakilala ang Diyos, ang mga alagad. Kaya ganun din tayo, makikilala natin ang Diyos kung tayo ay nakikiisa sa banal na misa at marunong tayong makinig sa kanyang salita. Ito ang magandang bunga ng muli niyang pagkabuhay, kapatid. Kaya magalak ka, magalak tayo. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, siguradong merong magandang mensahang Diyos sa atin. Pagpalain ka ng Diyos, kasama ang iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God is good. God bless.